Yan. So, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Silverge. So, humingi nga po pala ako ng pasensya po for the convenience regarding our guest. Kasi po, nagkaroon tayo ng technical issues regarding our guest na si Mr. Dwayne De La Vega. So, napag-usapan namin that this podcast will be conducted today. So, sa mga nag-aabang dito kay Mr. Dwayne De La Vega, ang ngayon na namin gagawin yung podcast. So, sa mga viewers natin, for those who want to know about Mr. Dwayne De La Vega, well, we'll find out on this podcast. So, before tayo mag-start, huwag kalimutan na mag-follow sa aking Facebook page, Silverge Toys and Ganta Family, and also you can subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin O'Malley, para maging updated kayo sa aking mga susunod na toys or Ganta reviews. So, huwag na natin patagalin, guys. So, let's invite Mr. Dwayne De La Vega. Yeah. So, please accept my... Yan, yan na pala. Yeah, hello sir, pleasant morning sir. Good morning sa inyo, good morning. Yes, I thought sir na hindi na tayo matutuloy. I am very sad what happened kagabi. Pero I'm happy na natuloy na tayo sa ating. Ang hirap pa kumunik sa ano, yung karoon ng problema. Alam mo naman ano na gawin natin ng paraan sir kung saan yung mga dapat gawin. Yeah. Sabot mo nga yung headset. Mm-hmm. Siguro mag-headset ako para ito yung ano. Yeah, na. So, sir, to start with this podcast, so, sino yung mga gusto nyong i-shoutouts? Shoutouts? Marami. Mm-hmm. Marami. Yung mga kaibigan natin dyan sa, ano, sa larangan ng toy community. Siyempre, yung boss ko, si Sir Carlito, o tao ko. At saka yung admin namin sa Let's Bolt In, si John Mark Gordon. At ang grupo namin sa Voltage 5, Let's Bolt In, binabati ko. At saka nga pala yung isa na isang tagahanga na masugid na tagahanga. Laging nagla-like sa akin sa page ko, ay sa post ko. Jordan Carnehe. Carnehe. Kasi yung kaibigan ko si Junior Romero Estrada Carado. Saka si Kenneth Habana. Yan ha, sinout-out na kita. Si Rich Monsi, yung isa kong boss sa Victoria. Madalas nagpapagawa sa akin ng mga bird books yan. Mga koleksyon niya. Mga 1,000% yung mga malalaki. At saka si Raymond Ong, isang masugid ko rin kaibigan. Ayun lang. Maraming salamat. Yan, sir, before we start na tanungin kayo sa mga questions na aking ininda para sa inyo, pwede nyo po bang maipakita sa mga viewers natin yung mga collections? Oo, mga collection ko, more on Sentai, mga Japanese, mga 90s. Opo, pwede mga nyo po maipakita? Pwede ko ipakita sa inyo. Ito una, yung Mas Rider Black na yan, na 14-inch ang laki. At itong head ni Shadow Moon, yung malaki. Yan. Malaking head. And then, customized na belt ni Mas Rider Black. Yung Kingstone. Yung Kingstone. Yan. Tapos ito yung Mas Rider Black na unang-una kong binili. Yung kauna-unahan, yung 2014. Binili soft ko to. Siya, 19. Sir. Ha? Soft so, siya. Binili to. Ay, binili lang. Hindi, anong thing? Matigas eh. Hindi sa soft eh. Matigas. Japan. Japan. Ito yung Japan na made na, ano, na Mas Rider Black na 1988. Yung ano niya. Bandai. Kasama ko siya sa binili sa Victory Mall, no? Nung karon ng ano, ng parang minicon. Ito, kasama niya yung binili ko na to. Yan.
ito yung mga nabili ko noon na RX. Teko, meron pala nitong mga laruan na ganito. Teko, ano kaya kung mag-ano ako nito, mag-ipon ako. Hanggang sa yun, nagkaroon ako ng mga nanganak na nanganak. Ito na siya ngayon. Ayan na. Dami, sir. Ayan na siya ngayon. Yung nanganak na siya, ayan. Papakita ko sa inyo. Ah, ayan. Ito. Grabe. Ito muna tayo. Yung Voltron na yan. Yan yung... Ito, gawa to ng kaibigan ko. Yung Voltron Titan na yan. Gawa lang yan sa paper. Paper cup ay, lang yan. As in Sir Dwin, yung mismong design from Titan Power, kinopya nila. Out of a scratch build. Oo, oh, kopyang-kopya. Eh, nasa 18-inch ang laki nito. Ayan, 18-inch. Tapos, ito yung sumunod niyan na ano, si Edward ang gumawa nito eh. Isa lang ang gumawa niyan. Ito naman, nasa 12-inch ang laki. Ayan, ito mga Voltage 5, mga tropa ko gumawa niyan, si Edward din. Ito, iba. Tapos, yung mini action, ito. Ayan, mini action na Voltage 5. Ito yung kauna-una. Panayin po ba yung Dimos? Katabi rin niya ko isa mini action din. Oo, oh, mini action din tong Dimos na to. Ito. Ito, mini action. Ayan. Mini action din yan. Ito yung mga talagang kinukulik ko kasi mga favorite ko to. Halos lahat naman halos. Mga, basta yung napapanood ko lang sa TV noong bata pa ako. Ayan ang madalas kong kinukulik. Ito, like ito, Voltron. Ito, bigay lang sa akin to ni Rosky. Yung Voltron na to, yan. Bigay lang sa akin ng isang kong kaibigan, matali kong kaibigan. Yan. Tapos, ito. Ay, kita nyo ba? Yes, we are, we can see it. Ayan, ito, gawa ito ni, ano, ni, Odi. Ano yan, cellphone holder na Voltage 5. Pinapatong mo dyan yung Voltage 5. Ayan. Tapos yung hindi siya halatang cellphone holder. Testing natin ha. Ayan siya. Ayos ha. Ito yung charger. Pwede ka magsaksak ng charger dyan sa ilalim. Kaya may gatla yan. Patungan ng cellphone yan. Ganyan siya. Ayan. Tapos... Ito yung gawa ni Master, eh may chicks pa tayo rito. Gawa yan ni ano, ni Master Cyril. Pero inano ko lang, ginawa ko siya sa, tawag dito, nilaminated ko lang yan. Yan yung profile ko. Okay. Profile ko yan. Ayan. Nilagay ko lang yan, chicks. Ito, okay. Shider, diecast, bakal. Hindi siya articulated, sir. Articulated din to. Ito, gawa to ni... Ay, gawa. Bigay ito sa akin ni Gibo. Magbuhos. Yan. Kaibigan ko. I think nasa 3,500. Ay, 3,500. Halatang kalumahan na talaga siya, sir. Ayan. Ganda niyan. Gumagana pa yung baterya yan eh. Tumutunog. Okay. As ito yung soft vinyl niya. Vinyl na Shider, yan. Hindi niyo na na-manage yung mga... makuha yung kasama niya, sir? Si Gavan at saka si Shariban? Oo nga eh, kaso wala pa akong makuhanan ng mga kaibigan ko. May nang mga nagbebenta. Hindi ko pa nakukuha. Tapos, yan, Barman. And nga pala, ha? Sir, shoutouts nga pala sa ating viewers na si Mr. Roman. Sabi daw niya, Machine Man spotted. Machine Man? Yes. Alay na, alay. Sabi doon niya may spotted, na-spot daw siyang machine man. So, what is that? Ah, ito, gashapon to. Machine man na to. Ah, okay. Gashapon lang yan. Ah, yan. Ayan. Kasing laki lang siya nung ano, nung mas slider block. Ayan. Ayan. Tapos, itong bio man na to. Yan yung gawa ko. Okay.
Gawa ko lang yan. Ganito yan, mga palengke toys lang yan na ganito. Yan. Na Power Ranger. Pinumbert ko lang siya ganyan. Pininturahan ko. Saan siya gawa, sir? Saan siya gawa maliban sa paint? Eh, pati kayong nilalagay. Ah, wala. Ano yan? Tawag dito yung... Tawag dito, can. Can ano? Can spray. Spray can. Bonds. Oh, mga tapos, boss me. Oh, mga boss me, mga ganon. Mga spray can yung ginagamit kong paint dyan. Wala yung ano, walang water base akong ginagamit dito. Puro spray can yan. Binabrush ko lang yung mga details niyan. Brush lang yan. Ayos, eh? Oh, yan. Very small details, unpainted nyo, sir. Ito yung ginagawa ko ngayon, bago. Maskman naman. Okay. Ano yung sir, hand-painted? Yung pinaka-small details? Pati yung oh, hand-painted lang yan. Hand-painted. Ayan, mga hand-painted ko. Tapos, ito naman, yung Byrobo. Binili ko yan. Galing pa ng Japan yan. Sa kaibigan ko. Articulated yan, sir. Oh, articulated. Mini pla. Ah, okay. Super mini pla. Okay. Super mini pla yan. Ayan. Ginawa ko talaga yan para dito sa bayan mo na yan. Ayan. Tapos, ayan, yung mga iba. Tapos, dito tayo. Panik tayo rito. Ayan. Shrine talaga. Yung rock. Ayan yung rock na, ano, na tawag dito. Yung RX. Ay, yung mga real action heroes. Actually, mahal lang ra, sir, ha? Yung real action heroes. Oh, pero ito, nakuha ko lang ito sa kaibigan ko. Halos mura lang. Mga magkano, sir? 1K ko lang yan nakuha noon. Pwede mo makita, sir? Hindi namin masyado makita. Ayan. Yan, yung mga iba, yung mga block nyo, yung shrine. Kasi hindi masyado makita. Ay, hindi makita? Yan. Okay na, sir. Yan. Ayan, ganyan. Nakita mo niya, ha? Yes. Ah, yan. Okay. So, yan. Ito yung ano, yung nakikita mo to, palengke toys yan na ano, na Battle Hopper. Talaga? Seryoso? Iba talaga yung palengke toys dati ko, sir, eh, no? Ito yan, palengke toys na Battle Hopper. Nakikita mo? Yes po, you can see it. Yung color blue. Yan. Marami ako nito. Ito, may mga silyado pa ako, yan. Tapos, meron pa rito, yan. Ayan. Yung mga, ano ko ba, 4 na piraso yata ito, eh. Mm-hmm. Silyadong Battle Hopper. Ano yun ba? Balak nyo rin i-paint? Ha? Balak nyo rin po i-paint? Balak ko someday malagyan ko ng paint yung ano na yan. Yung mga yan. Iko-customize ko. Ito pinaka noon, pinaka talagang iniyakan ko sa nanay ko noon na laruan nung 90s. Ito talaga pinaka-rare sa ngayon. Para sa akin, ha. Ano na to. Yung ano, Maskman na palengke toys noon. Kasi pag ito binili mo noon, kumpleto ka, yabang mo na. Kumakalaro mo. Mayabang ka na no, pagka nakompleto mo to, kasi yung mga ibang kalaro mo, isa-isa lang. Pero pag nakompleto mo, mayabang ka na no. Ako kompleto. Nasaan sir? Nasaan sir? Ito yung makita. Ayan. Nakita mo? Ay, yung mga nakasan sa plastic po, sir. Oo, ilalabas ko lang isa, ha? Yung ano niya, sample niya. Ang laki nito. Okay. Dati ito yung lang, ito yung sample, yan. Dati nakikita yan. Ko lang siya do, sir, sa divisoria yan, pati yung nasa taas na blister. Oh, di ba? Yan yung ano na yan. Meron, actually meron pa nitong lumabas na Shider na ganito. Mm-hmm. Meron din ako noon, yung bata pa ako noon, meron ako noon. Mhm. Napakabihira ng bebenta ngayon nito, yung gantong Shider. Minsan nakakita ako mahal nila binebenta, 1,000, ganun. Pero pagkano siya? Ito na ako. Ano, 50 pesos lang yun noon eh. Mga 30 pesos nung ganun. Nabibili ko lang noon ng 30 pesos ang isa. Dati pa yon. Nung 80s, mga ganun. Kasi ito matatagal na itong mga to eh. Hindi ko pa to talaga natanggal sa pagkabalot niya. Oh. Yan pa rin yan, original pa rin. So, ibig sabihin, Sir Dwin,
kahit na naka-loose or sealed yung mask man mo, even sa Shider na ganyang figure, pag nilagay natin sa market yan, mataas pa rin ang value. Ah, oo. Mm-hmm. Kasi halos hindi nagagalaw, parang gano'n. Hindi nagalaw yung item. Hindi nalaro. Kahit palengke toys siya, sir, ha? Seryoso. Yes. Yes, tama ka, oo. Tulad nung may mga lumalabas ng mga boat legs na ano ngayon, na Voltage 5, eh, sobrang viral ngayon sa toy community. Mm-hmm. Ang unang lumabas niya na 350, ngayon may nagbebenta na ng 3,000. Mm-hmm. Imagine, 350, ngayon binibenta na nilang 3,000. Pero what do you think, Sir Edwin? What are the reasons bakit nagtaas yung value ng Voltage 5 na bootleg na yun? Now, which is around, as far as I know, mga 300 to 500 ngayon, nag-hype siya ng 700 to 2,000 pesos. What are the reasons? Minsan, ano na rin eh. Sinasamantala na rin nila kasi binabagay nila dun sa dating Voltage 5 na matanda na sa item na yon. Are you sabihin na Papi? Yung Papi brand, yun yung sinasabi. Oh, yun nga yun, oh, tama. Oh, yung lumabas na Voltage 5 no, na bootleg din. Na ganun, nakaano lang siya parang I think parang nakaganito lang siya, oh, yung Voltage 5 na yon na sinasabi ko. Ito Voltron to na ano. Yan nakikita ko rin dati sa mga ano yan, sa Divisoria at saka sa mga isipan. Tatlo yung ganito ko, nabenta ko na yung dalawa. Sobra ko lang to, baleng nagtira lang ako ng isa. Dati 70 pesos lang yan eh. Sandaan piso lang yan. Ito, nabili ko noon to. Ano ito eh. Nabili ko siya ng 350 lang noon. Mm-hmm. Ngayon eh, nasa 700. Parang ganun eh. 700 Pero dati siya alam ko, mas mura pa siya dati. Mga 150. Oh, kasi ano, nabili ko lang to sa ano lang eh. Sa tao-tao lang din. Kaibigan ko rin. O, kaya nabili ko lang siya ng 350. Actually, yung parang binigay niya lang halos eh. Kinuha ko na kagad yan. Sige, kukuhain ko na yan, tatlo na yan. Pero magkano na siya ngayon? So far, magkano na siya kahit palengke toy siya? Yung gano'n, yung Die Ruger. Mm-hmm. Ngayon, bentahan na ngayon yan, 1,000 na. Palengke toys lang yan, ha? Oo. Sa Green Hills, nakita ko niya, 1,000. 1,000. Pero, 1,000 nga eh. Nagulat nga ako eh. Sa Green Hills, kapupunta ko lang last week lang nito. Nakakita ko niyan, 1,000 din ibenta. Pero sa collector ka niyan, eh sigurado bibilin mo yan kasi bihira na yung ganyan eh, di ba? Hindi ka na makakita. Price doesn't matter. Oo, kaysa magpapapagod ka, maghahanap ka ng ganyan, huwag ka na magpagod. Sa 1,000 lang eh, kunin mo na. Oo, wala kasi, kung mint naman siya, di ba? Lakad-lakad ka pa, mahawa ka pa ng COVID. Eh, kung doon, matik na kaagad, di ba? Huwag ka na magpagod. Bili mo na kaagad kung may pera ka. Ako, ganyan ako eh. Pag ayoko na magpagod kasi mahirap. Lalakad ka na kaagad may pandemic. Kaya pagka nakita mo, konti lang naman diferensya, konti lang idadagdag mo. Pag may pera ka, bilhin mo na. Ganun lang, para matuwa ka sa sarili mo. Yan, sir. So, before we proceed sa aking mga question para sa'yo, shoutouts nga pala sa mga viewers natin. Yan, kay Sir, nawala siya, sir. So, let's invite Mr. De La Vega again. So, nawala po siya. Yan, shoutouts nga pala kay Mr. Dembero and kay Mr. Mark Evan Lumbang. So, I'm happy na napanood ko itong usapang amin. So, nagkaroon lang tayo ng onting problem kay Mr. Edwin De La Vega. So, let's bring him back to this podcast. And so, sir, please accept my invitation to be a part of this podcast. Again.
check again. Then siya na guys, nagkaroon ng onting problem. So nawala siya, Mr. Dwayne De La Vega. So shoutouts ulit sa mga viewers natin. Yan, kay Sir Mark Evan Lumbang, kay Mr. Demberu. Yan, maraming salamat po sa panonood ng Usapang Abi. Yan, sir, nawala po kayo. So ngayon na nakita ko yung ano nyo, yung invitation nyo. So try to accept, sir. Nandyan po yan sa mismo ano nyo, notification nyo, para ma-add kayo pabalik sa podcast. Yan, naka-add na, sir. So try na lang po to confirm. Bali, nandyan po yung mismong confirmation button, so you can press that. Oops, nawala ulit. I'll try to add you again. Yan, sir, check niyo po, Sir Dwayne. Again, pasensya na po sa delays. Yan, regarding. Yan, sir, nawala. Oo, oh, bilang nawala eh. Hindi ko alam bakit. Opo. Sorry sa mga nawala yung ating Opo. Gusto niyo pa ba yung collection ko? Sige po, sir. No worries. Ano pa yung mga collection niyo? Kung nakikita mo, ito nakita ba? Dadala na lang ako ng flashlight. Medyo madilim kasi. Ayan, siguro. Ayan. Sure. Ito. Ayan. Katambak pa. Pati yung driver ni Forze, meron, no? Meron ako nung yung belt ni Force, Kamen Rider Force. Forze, ayan. Yes. Dalawa yung ganyan ko eh, na nandoon pa yung isa. Mm-hmm. Tapos yung helmet ni Iron Man, kasi gustong-gusto ko rin yung Iron Man na yan. Mm-hmm. Kaya bumili rin ako. Ito nga yung mga Iron Man ko. No? Mm-hmm. Ayan. Kasi ito, nakatimba na. Kasi nag-aayos ako ng bahay. Sir, yung robot na yan, sir, si Devastator po ba yan? Devastator yan. Devastator. Mm-hmm. Ba't kulay bilang? Diba dapat, diba kulay green si Devastator? Devastator to eh. Third party rin siya, sir. Ayan, may ilaw pa yan, Ega. Tawag dito, hindi ko malagyan ng ngayon ng kasi nag-aayos pa ako ng bahay. Mhm. Nakatambak muna 'yan yung mga Gundam ko. Mhm. Yung Optimus Prime. Ayan. Yan sila. Yan yung mini action na Voltage 5. Mm-hmm. Na binili kong pangalawang Voltage 5 ko na binili 'yan. Mm-hmm. Tapos itong tawag dito. Ito si si Megatron niya, nakatalikod lang. As ito yung Optimus Prime na nabili ko sa Divisoria. Ayan. Ito yung collection ko ng Kamen Rider W. Yan. Ang ganda niya. Tsaka yung Reborgari na yan. Ayan. Malaki yan, malaki. Magkano na bilhin? Sobrang laki nito. Nabili niyo nang nang sariwa talaga. Oh, sariwa ako nabili 'yan. Oh, sariwa. Nabili ko 'yan ng sariwa pa. At may antenna na 'yan, nandoon sa loob lang. Kasi may box talaga. Yan, eh. Ito may box 'yan, nabili ko. Eh nilalaro ng anak ko, wala na nasi. Nakuha ko 'yan ng 2,000. 2,000. Pero magkano na siya sa market ngayon? Pagka sa market, may nagbebenta nga niya na 1,500. Mm-hmm. Tapos 1,000, may 900 pa nga ako nakita pero hindi na kompleto. Wow, sa may naka-base pong kompleto siya. Oo, ito kompleto to. Yan. Binukod ko talaga yan. Actually, meron pa ako, marami pa ako niyan. Ito, yung mga 15-inch na collection ko. Yan. Yan yung naka-blister, sir, di ba? Oo, 15-inch yan. Malalaki yan. Yan, Tignan mo yung kamay ko. Mm-hmm.
Okay, yung paboritong paborito ko na. Yes, Cyclone. Chuka. Cyclone, no? Angas, eh, no? Maganda, eh, oh. Kaya gustong-gusto ko itong po. Astig na astig yung forma ito. Parang bakla, eh. Kung gusto ko yung forma niya, pagka umaano, saka alam mo, bakla. Oh. Tapos ito yung Showa collection ko, yan. Kompleto mo siya, sir? From Ichigo hanggang black? Kompleto yan, oh. Kompleto. Nandun sa loob lahat. Naka-aquarium lang yan, eh. Nasa loob ng aquarium. Sa bagay, nakikita ko si Stronger, si Riderman, nakikita ko rin dito si ano eh. Si Super One, ayan. Parang nakikita ko sa likod eh, si Amazon. Ito yung ano, yung sa part na naglalakad sila, kaya sinama ko yan si ano eh, sila Kabuto, yan. Ah, okay. Sila, yung may movies na naglalakad sila, yung may tugtog na ang ganda eh, gandang-ganda. O kaya sinama ko rin siya sa Showa, parang kahit hindi siya membro ng Showa. Yung ba yung sa superhero Tyson? Oo, yung kinalaban na nila si, ano, si Shadow Moon na ano, yung marami sila. Ayun yun. Ayun yun, kaya kinumpleto ko yan eh. Yung naglalakad sila may tugtog. Ayun. Kaya gandang-ganda ako sa ano, naglalakad sila ng ganyan, ang dami nila. Correct me if I'm wrong ha, yung ba yun sir na nakalaban nila si Shadow Moon, nagka-mayo si W, tapos yung lahat ni Rider nila si Shadow Moon? Oo, yun nga, oh, tama, yun. Yun yung grupo na yun, yung binuo ko talaga. Kasi kung gandang-ganda ako sa grupo na yun ha, parang talo pa yung Showa era eh. Eh nagdagdag lang ako ng ibang item. Mm-hmm. Na, nag-ibang item na, ayan, kaya... Kinumpleto ko talaga yon, ganda eh. Mm-hmm. So, nakaka-inlove yung niya. Yung dating, para sa akin, no, ang angas ng dating nun, pagka ganun yung collection mo na, kompleto mong ganun. Pinituran ko nga yan eh, na ganun yung style din, yung nasa may movies. Pinituran ko yan ng style, gandang-ganda ako. Tapos, ito yung gawa ni Willie sa akin. Mas Rider Black na yan. Bote. Wait lang, sir, din namin makita, sir. Yeah. Ayan. Kita mo na? Ayan, sir. Yun nandyan po ba sa may, yan, yun nasa baba po. Yung may Kamen Rider Black na no picture. Ano yan? Bote ng ano yan, ah. Kita mo ba yan? Ayan. Yes, sir. Pagka ginanyan ko ba, kita mo? Hindi po, sir. Ayun po. Ano yung bote? Hindi, na madilim, sa akin? Ano? Madilim. Bote po na sa akin yan. Bote. Yung bote na yan, ayan yung ano, yung gawa ni Willie. Oh, okay. Tapos ito yung isa, Kamen Rider na ano. Pose. Oh, ayan. 00. Eh, hey, kita ko pa si Den, si Den, oh. Oh, ayan. Tapos ito yung bili ko sa Japan, ayan yung, si ano na yan. Yung W na yan, binili ko sa Japan yan. May tropa ako sa Japan, pinadala sa akin dito. Ayan. Tapos ito yung mga kita mo? Opo. Yan yung mga red, mga Super Sentai. Red. Oh, yan yung collection ko rin, yung red na yan. Mhm. Ayan. Tapos yan, ito, taas. May mga Gokaiger keys. May mga Gokaiger keys ka po. Oh, sa may belt yan. Mga belt. Bigay lang sa akin yan ni Jaytan. Mm-hmm. Ayan. Tapos ito yung box ng ano. Transformer. Ah, oh, may Shodo ka pa ha. Oh, Shodo na ano. Na RX. Mm-hmm. Ayan. Tapos ito yung mga Jollibee collection ko. Ayan. Mga Jollibee collection ko. Ayan. Meron ka ng statue, sir? Yung mga, yung unang collectibles ni Jollibee. Nakompleto mo siya. Anong collectible na statue? Yung unang-unang laruan ni Jollibee, yung mga statue talaga. Wala kayo nun, sir. Yung nakaunahan ng collection ni Jollibee, na collectible si Jollibee na nilabas. Ay, wala pa. Mga ano lang ako ngayon. Mga, nag-start ako ng mga collection yung ano, ng Jollibee. Kailan lang? Mga 2015, mga ganun. Pero hindi ko kinukompleto lahat na ano na series.
yung lumalakad lalabas na buwan-buwan. Dati buwan-buwan sila naglalabas eh. Sobrang hindi na, dami oh. Ayun, hindi na. Ano na. Inot-inot na lang sila ngayon. Yan, pwede mo makita namin sir yung Jollibee? Pwede namin makita yung Jollibee. Ito sa McDonald's to ata eh, McDonald's. Tapos yes, sa inyong pinaka-rare na ano, na Jollibee collection, yung bangka. Yan o. Oh. Makikita mo. Kita ba? Nakikita sir. Nakikita mo ba? Bangka. Ayun yung bangka sa loob. Hindi kasi kita, no? Hindi kasi ayun bangka na yun. Yung sinasabi ko. Ayun yung pinaka-rare ngayon. May naglabas din kasi si McDonald's ng ganyan. Mm-hmm. Kasi ito yung mga ganda mo na maliliit lang. Yung gold. Mm-hmm. Yung gold yung ano, yung bakal yan. Ah, bakal siya. Bakal. Oh, bakal to eh. Mabigat yan, sobrang bigat. Siguro mga na, ano eh, hindi ko alam ba't ang bigat eh, sobrang bigat. Parang mukha nito, parang ni mukha ni Optimus Prime eh. Ano yan, si Yakushiki from Mobusuit Gundam Zeta. Oh, yon. Ang mukha ni Optimus Prime eh, hindi ko naman masyadong kilala kasi nabili ko lang yan sa ano, sa Japan Surplus, nasama lang doon sa may, tawag dito, collectibles na nabili ko. And then, ito, yung Voltron. Ah, yan yung ano sir, di ba yung Playmates na Voltron? Oh, yung sa, tawag dito, anong klaseng Netflix. Voltron to? Netflix, oh, yan. And then, yung bago ko, ay, ito pa pala, yung Mas Rider Black na ano ko, na 15-inch din. Mm-hmm. Yan. So, yung Voltron na Jollibee Voltron na rare. Mm-hmm. Ito yung pinaka-rare na Voltron. Ito. Itong Jollibee rare. Ito, 2009 to lumabas sa Jollibee. Itong Voltron. Hiwa-hiwalay din siya dapat bibilin mo o talagang buo na ho siya? Oh, hiwalay-hiwalay yon pag binili. Hiwalay-hiwalay. Pagka binili siya. Nung bumili ako nito noon, ano eh, 350 pag binili mo siya isa. 350. Pero pahirapan sir na makompleto siya that time. Kasi marami rin. Oo, pahirapan. Black. Yan o. Laki nito eh. Nasa 12 inch yata itong laki nito. Unang naubos dito, yung black, pagka bumili ka sa Jollibee, matik na kagad. Pag tinanong mo, may black po kayo? Wala. Wala na eh. Ubus na. Ito na lang natitira. Yellow, mga ganun na lang. Something. Kulang. Kaya, kulang na lang. Kulang. Jollibee. Punta ka na naman sa iba. Kulang na lang, Sir Edwin, di ba? Pupunta ka talaga sa pinakamalayong Jollibee branch. Lalo na kung di matao, makuha mo lang yung black. Eh, no? Talaga. Ako, ganun ako eh. Lalo na yung ano, yung Showa era. Yung binubuo ko yung Showa era. Ay, grabe hirap ko doon. Kasi ano, may pinuntahan pa nga ako, halos nasa Laguna. Pinuntahan ko pa sa Pasita Complex. Pero nagmotor pa ako mula Laguna, mula Malabon hanggang Laguna para lang makuha yung dalawang item na kailangan kong makuha. Yung mahirap makuha, yung si Stronger. Saka si, ano, yung isa, yung mukhang Shokoy. Si Amazon. Shin. Ay, hindi siya pa, sorry. Hindi, si Amazon, madali lang. Si Shin, yung mahirap makuha. Mahirap yun. Yung bibig na kasi lumabas nun. Bihira pero, siya mawala. Pero movie version si ano, diba? Si Shin. Movie version siya. Oh, hindi ko, actually, hindi ko masyadong nasubaybayan yung storya ni Shin eh. Sa Carmen Rider. Nakita ko lang siya sa Showa, pero hindi ko siya napapanood actually. Kaya, ano ko na lang siya, kinulay ko na lang, as in kasama siya sa Showa, mahirap hanapin. Kasi palagi ko pagpunta ka no, nakabukod siya. Kaya pangkaraniwan na ang hirap maghanap ng ganon. Kaya rare siya, rare. Hard to find the rare. Parang ganon. Bumili ka nga niya ng isa noon sa pinag-post nga noon ano eh. 1,000 to 1,500 ang presyo. Isa no 1,700 pa pag may box. Kasi yung mga binil na 7 inch, may box yan eh.
Pagka nabili ganun naka-box pa, mahal. Namisa 1.7, ganun. Yung Shin lang na yun, ha? Mahal talaga. Mm-hmm. Tapos ito, yung ano, ride loan. Yan. Swerte mo, mahal na yun ngayon. Sasakyan ni Black RX yun eh. Eh, RX to, ang ganda nito. Ito yung pinakagustong-gusto ko eh. Ah, malaki to, halos nasa ano siya eh, nasa 15 inch yung laki niya. So, may manual pa siya. Nilabas ko na siya para ano, makita. Pwede mo makita, sir, di namin masyado makita. Oh, teka lang, ano natin ha? Set up muna natin na pagod. Yan. Ganito. Seryoso. Ang ganda nito, laki. Lalo na kung may SH figures ka, sir, na Black RX, ang sarap ilagay niya. Oo, oh, yun ako, may magbibigay na sa akin nun. May kinuha na akong ganun. Ayan. Ganito. Sariwa. Sariwa pa yan. Magkano bilhin niyo yan, sir? Ito, nasa ano ito eh, na 7,000. Mahal na siya, ha? Dati hindi ganyan ang presyo yun. Alam po, mga around 3 to 4,000 lang yan. 7,000 to eh. Hindi, ito na, ano kasi to, hulugan na sa ano ko, tropa ko. Kaya pumalo ng ganun. Hulugan. Talaga. Yan. Tapos, ito, bubukas to. Maganda rin yung detailing ng loob yan eh. Yan. O siya. Tapos, ano? Talagang pagkagilalaw mo tong ano na to, naikot talaga yung, yun, gumagalaw din yung manibela. Mm-hmm. Pagka ginagalaw siya, gumagalaw din. Ay, sino? Pati yung gulong gumagalaw. Oh. Tapos, meron siyang ano rito, yung parang pang-ipit, tarap. Mm-hmm. Hindi ko alam pa paano inaano ito. May pinipindot something dito para lumabas tong pang-ipit. Alam niyo ba, Sir Dwin, pinangarap ko rin magkaroon ng ganyan. Nung nagkaroon ng Toycon dati, alam niyo ho yung ano, Sir Dwin, yung nagkakaroon ng subastahan sa Toycon. Sinubasta yan, actually. Hindi ako nakakuha kasi ang taas na ng presyo. May nakakuha, siguro mas mataas pa sa 7,000 nakuha. That time. Ah, ito pala yung ano niya, oh. Andito pala sa likod yung para lumabas yung pang-ipit. Ito. Ayos yun. Ano pala sa likod? Ito. Pinipindot dito sa harap para lumabas. Ayan, o. Oh. galing, eh, no? Kulang na lang nito yung SSF na, ano, na RX. Lock. Sa, ano na to. Ano yung nabili niyo, sir, yung renewal? Yung renewal o yung, ano? Yung renewal yung binili niyo o yung luma? Ito. May antena pa siya. Nandito pa yung antena niya. Mm. Mas maganda, sir, yung renewal yun na bilhin nyo. Mas maganda kaysa sa lumang release. Ialagay pa ron. Ayan. Someday, magkakaroon ka rin nito someday. Kayang-kaya mo yan. Sana po. Ayan, sir. Ayan. So, yan yung isa ko sa pinangarap ko rin na sasakyan. Mm-hmm. Itong si RX na yan. Tapos ito yung mga trabaho ko. Ayan. Mga plato. Mm-hmm. Actually ito pwede mo isabit sa wall. Decorated sa mga bioman collectors. Ayan. Sariling obra niyo ho yan, sir? Sa mga pinggan. Ang painting ko lang yan. Ayan. Ano talaga? Hindi halatang, sir, ha? Hindi halatang painted, ha? Hindi halatang painted. Pinainting ko lang yan, mano-mano. Marami yan. Pero gumagawa na rin ako nito mga pilot ng Voltage 5, mga Voltage 5 mismo. Kaso mga nabenta ko na, Red 1. Ayos, ha? Hindi halatang ano siya, no? Hindi halatang painted, no? Ayan. Tapos, ito yung mga ibang koleksyon ko ng Star Wars. Andito. Mm-hmm.
Godzilla. Tapos yung Patrikar, yan yung Patrikar. Dragon Ball Z, Ninja Turtle. Tapos ito yung Voltes 5 na project ko. Yung ano. Uy. Ito, kita mo ba? Ayan, yes, yung Voltes 5 na project ko. Bear Bricks to. 1,000. Okay. Bear Bricks 1,000%. Mm. Yan. Ito yung project ko noon. Yan. Tapos na to actually. Tapos na. Yan. Mga ilang inches? Naano ko lang. Nasa 2 feet to. Laki nito. 2 feet. Ito. Ganito kalaki yan. Oh. Halos kalahati ng anak ko. Yan. Imagine mo yan, oh. Nakaupo pa yan, ha? Ganyan niya kalaki. Nasa 2 feet ang laki. Tapos ang bigat nito, nasa 5 kilo. Bigat. Bigat nice nito. Ayan, oh. Oo. Ang presyo nito, itong blanco na to, ha? Blanco ko lang yan, ha? 9,500. Mm-hmm. Eh, paano blanco naman yung painted na? Paano yung pag-painted? Pinainting ko yan ng Voltes 5 plus 4,000. Pagawa lang sa akin yan. Anim na piraso yan. Nandun pa sa kabila yung iba. Ang dami yan. So, maliban pa dyan, Sir Edwin, ano pa yung mga works mo? Ito pa, yung Bear Bricks 400%. Yan, maliit naman. Maliit naman to. Nasa 1,200 lang isa. Blanco. O kaya yung mga nagtatanong ng Bear Bricks, ha? Ito, pagka blanco pa lang, 1,200 pag bumili ka sa Shopee. Mm-hmm. 1,200. Pagka may nagbenta sa yung 700, napakamura nun. I-grab mo na kagad. Mm-hmm. Oh, mura yon sa 700. Ito, marami ako nito. Nasa 16 piraso pa, pero may may-ari na lahat. Paano naman may-ari yung mga ibang na obra mo, sir? Yung mga ibang obra mo, pwede mo ba ma-share sa kanila? Ah, ito, yung mga obra ko. Ito, yung mga ginagawa ko, ito, sandamukal, oh. Namamakyaw ako nito sa mga kaibigan ko. Mm-hmm. Yan. Reserve na nila ako pag kami ganito. Mm-hmm. Yung mga big ng Spider-Man sa McDonald's, yan. Mm-hmm. Binibili ko yan sa mga kaibigan ko kasi nag-i-stack na ako ng marami para pag natapos ko yung mga ibang project ko, back to chibi ako. Ginagawa ko tong mga chibi na ano, na figures, mga Voltes 5, Bioman, yan. Ang dami pa nito, may halos isang sako na, pero pa ako doon sa kalikod. ganito yan, pag natapos ko yung mga ganun chibi, yan, tulad nito, yan. Maskman, ginagawa ko, complete set nito, yan. Maskman, Bioman, mga ganun to lang yan. Yung McDonald's. Makikita po ba nila, sir, sa ano yan? Makikita po ba nila, sir, sa Facebook niyo po yan? Oo, makikita nila yan sa may mismong FB account ko. Mga naka-post yan doon. Mga Voltron, gumagawa rin ako, ganito lang. Voltron, Voltes 5. Marami. Dimos. Mm-hmm. Marami kasi iba kasi na bibili na, kaya wala akong maipakita sa inyo. Nabili na kasi iba. Yan, mga tulad nito, yan, Voltes 5. Yan. Mm-hmm. Yan. Ito, sa rep to, magnet ko sa rep. O, oh, yan. Pang-magnet yan. O, di ba? O, yan na yan. Yan na yan. Ayos ah. Tapos, ito yung ano, yung How to Train the Dragon, yung maliit. Ginawa ko mas Rider Black. Ayan. Ayos ah. Hindi halatang ano yun, no? Parang mukhang Amazon. Diba, mukha ni Amazon din, di ba? Kasi kulay team na siya. Kaya inano ko na lang. Like, oh, binibili nga sa akin to na isang tropa ko eh. Like, sa kanya, sige, wala nang problema. Basta hindi ka didilaan, ha? Pagka ito dumila, hindi to pwede sa'yo. Eh, binigay ko sa kanya, oh, sige. Sa'yo na to, main mo na. Dumila. Ay, hindi, ayaw. Ayaw eh. Dinidilaan ka, oh. Ayun sa kanya. Ayan. Ang ganda nito, ang cute eh. Kaya ginawa ko mas Rider Black. Ayan. Dumidila. Si Toothless yan, sir, di ba? Yung itim na dragon.
Ah, yung maliit pa lang siya. Ayan. Mm-hmm. Hindi nila eh. Ang cute eh, kaya ginawa akong Mask Rider Black. Ang gawin ko kaya Mask Rider Black to. Ayan. Yan yung mga makukulit kong koleksyon. Mm-hmm. So, ayan. So sir, since napakita mo na yung collection mo, it's time naman para maibigay akong mga questions para sa iyo. So sir, nakita na natin yung mga collections yun na napakadami talaga and I salute you for that. Kasi syempre, lalo na for tokusatsu collectors talaga, na may mga katulad mo talaga that super fan talaga ng mga Mask Rider or Kamen Rider, especially si Mask Rider or Kamen Rider Black RX. So, Sir Dwin, why did you start collecting toys? Nagsimula ako, 2014. Mm-hmm. 2014 nung, I think, mga December din noon, nagkaroon ng parang maliit na Toy-Con dyan sa Victory Mall. Mm-hmm. Dyan sa Caloocan. Mm-hmm. Ayun, nakita ko yung isang figure. Sige, ba't yan may Super Mario ritong mascot? Ikaw, makapunta nga rito. Kasi naiintriga ako eh. Ang daming tao. Kaya nakita ko pa, ang daming laruan sa loob. Ha? Meron pala mga ganon na event sa mga yung bebenta ng maraming laruan. Kahit mga second hand, binibenta nila ron. Okay ito ah. And then, nag-ikot-ikot ako. Mm-hmm. Nakita ko yung mga paborito ko. Machine Man, Mas Rider Black, tapos marami pang iba, yung mga Dragon Ball, ang gaganda. Gandang-ganda ako sa mga figures na yun. May mga ganito palang laruan. Mm-hmm. Then, na-intriga ako sa Mas Rider Black kasi mm-hmm. favorite ko yun eh. Mm-hmm. Favorite ko talaga yun. Ikaw nakita ko, yun. Sabi ko, magkano yung mga ganito nyo? Yun. Sabi niya sa akin, lang yan sir, 150. Siyempo, nag-iikot-ikot din yung asawa ko. Binili ko na. At tinago ko. And then after nun, sir? Una kayo, sabi ko sa kanila, di ikot sila. Tapos, binili ko na to. Ito yung Mas Rider Black na yun, na unang-una kong Mas Rider Black. So, ito nung unang purchase mo sa kanya, sir? Pero nung unang purchase mo sa kanya, sir, how was the feeling? Sa unang pagbili mo ng toys? Ano? How was 150. The feeling, sir? Hindi, sir. How was the feeling, sir, na nakuha mo siya? Parang dumating na ba sa point na parang okay na to? Pero at the end of the day, parang gusto mo pa. Parang nalason ka. Oo. Parang naganap pa ako ng iba. Naganap pa ako ng Shadow Moon. Kaso wala eh. Uh-huh. Oo. Ito, pagbili ko nito, hinanap ko kaagad yung Shadow Moon. Ito baka may Shadow Moon ganito. Ay, meron, sir. Kaso nabili na kahapon. Ha? Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, dalawang araw na kayo rito? Dalawang araw na kami rito. Hanggang bukas na lang kami. Sabi niya, 3 days lang kaming nandito, sabi niya. Mm-hmm. Sabi ng pinagbilang ko. Naunahan ka na, sir, sa Shadow Moon. May Shadow Moon kaming ganyan. Mm-hmm. Ganun ba? Sayang. And then, yun, na-intriga na ako. Sabi ko, kaya kung maganap pa ako nito sa mga, sa mga Japan surplus, kaya meron kaya nito? Ganun. Ikot-ikot ako sa mga Japan surplus. Meron ako nakita mga kasama niya. Meron pala, marami pa pala. Doon ko nakita na marami palang Mask Rider Black. Marami palang Mask Rider, yung mga ganon. Mm-hmm. Di ko pa napakad yung mga Showa-Showa noon eh. Wala pa akong interest sa mga yun. Kasi noong 90s, wala naman yung mga yan. Hindi naman mm-hmm. napanood sa atin yan eh. Sa Pilipinas, yung mga Showa-Showa era na yan. Mga ganyan. Wala mm-hmm. pa yan noon. Ang pinakad lang kasi sa atin noon, Mask Rider Black. Shider, Machine Man, Bioman, Star Ranger, mga ganon. Wala pa noon. Tanong ko lang, Sir Dwin. Di ba, syempre, napapabili ka na sa surplus. Dumating na ba sa punto na naging journeyman ka na halos lahat ng buong surplus halungkatin mo na or puntahan mo na, makakuha ka lang na gusto mo? Totoo yan. Mm. Nung di ba, may trabaho na ako, nagkatrabaho na ako. Meron akong sariling motor. Pag pumunta ako sa isang surplus, inaalam ko rin kung may brands pa silang iba. Sabi sa akin, meron kaming brands dito sa ganito. Saan banda doon? Tinuturo ko. Inaalam ko, tinatanong ko. Yun, pinupuntahan ko rin yun. Baka makakita ako ng ganun na hinahanap ko. Yun. Yan talaga, iniikot ko na yun. Dumating sa puntos na iniikot ko na buong Metro Manila. Kasi ako, MMDA ako, kabisado ko yung Metro Manila.
sabihin mo lang sa akin, alam ko na kagad yan kung saan yan. Basta yung ano niya, yung pinaka lugar niya, sabihin mo yung mismong puntong lugar. Alam ko na kagad yan. Kasi sa tawagin mo si mama mo. Wala. May bumibili kasi. Wala yung mama niya. May bumibili sa tindahan. Eh umalis si mama. And then balik tayo. Then yung iniikot ko yung buong ano lugar, sinasabi sa akin nung ano ng mga tindera sa Japan Star Plus na meron kami sa ganitong branch, Makati, Makati, Muntinlupa. Pinupuntahan ko 'yun. Lahat. Hanggang sa nakilala na ako ng mga post, mga ano noon, mga tindera doon. Ah, si ano, post nandito na. Oh, ganun. Layo pa ng pinapanggalingan, tatanay pa ako, iniikot ko pa 'yun. Ano yung tinetext ka talaga na, sir, may bago dito, baka gusto mo. Oo, tinetext ako noon. Baka sir, pinapakita niya na sa akin. O sige, i-reserve mo yan kasi by Friday, dadaanan ko na lang yan dyan. Parang ganon. Kasi Friday, uwi na ako noon. Kasi stay-in ako sa trabaho ko dyan sa Cavite. Bilang driver noon. Driver ako noon. Pero tanong ko lang sir, di ba, syempre, as a collector and as a hunter, syempre sa mga Japan surplus, dumating na rin ba sa point na may mga competitors ka when it comes to collecting na makikita mo may mga nag-aalungkat? Siyempre, paunahan yan. Have you experienced that? Na, alin na, ano? May mga collectors ka nakakasabay tapos you're looking for something or specific item. Meron. Marami. Marami akong nakakasabay na collectors. So, minsan nga may naunahan ako sa isang mas rider block na naka-plastic na gano'n. Galing na ako doon, hindi ko pa nakita, nasa ilalim lang pala. Parang nang hinayang tuloy ako, nadampot niya eh. Ay, ayang. Nang hinayang. Collector din yun, malamang. Nakakasabay pero, ko yun kasi sir, pero puro mas rider. Feeling, pero how was the feeling at that time? Siyempre, gusto ko rin malaman, makita ko rin yung feeling ng mga collectors eh. How was the feeling at that time na hindi mo nakuha yung gusto mo? Kasi may mga ganyan na very frustrated sa ganyan. Lalo na pag nauunahan din. Oo, sobrang nakapanghinayang. Parang parang gumuho yung mundo mo. Parang ganoon ang feeling ko eh. Parang gumuho yung mundo ko, biglang tagal-tagal tapos siya lang pala makakakita. Parang ano, parang ang sakit nila. Pero have you managed na to find another item na mas better pa rin sa hindi mo nakuha? Oo, naghahanap pa rin ako. Wala namang problema. Ibig sabihin, marami pa naman darating niyan. Di lang naman yun ng toys na ginawa eh. Diba? Marami rin yun. Hintay-hintay lang. At tulad nito, ito, dumating to sa akin, 4 years na akong nag-collect pero wala pa rin akong makitang ganitong kalaki. Ang nagbigay sa akin, alam mo kung sino, yung isa kong kaibigan dyan sa Mandaluyong, si Jay Tan. Binigay niya sa akin to nang hindi ko pa nababayaran. Binigay niya na kagad sa akin, hinulugulugan ko to sa kanya para makompleto ko yung ano. Kasi ito lang talaga yung pangarap ko, kahit ganito lang, kahit hindi na yung RA na 450 version na ano, na RA. Ito na lang, okay na sa akin to. Masaya na ako dyan. Tsaka doon na yung kasabihan, sir, di ba na lesson in life na don't rush things, darating sa punto na darating para sa'yo ang isang bagay sa tamang panahon. Oo, hintay lang. Kailangan mo lang kasi maghintay. Hindi kasi sa lahat ng panahon makakukuha mo kagad yung gusto mo. Hindi porkit may pera ka, mabibili mo na yung gusto mo. Eh, wala naman nagbebenta. May pera ka nga, wala naman nagbebentang ganun. Talagang antay-antay ka lang. Hanggang sa dumating nga yung punto na may nagbenta na naman sa akin ito. Bubikinaw ako na agad kasi mura. Hanggang may nagbenta uli sa akin. Hanggang naging 4 na piraso na yung ganito ko. Ang bala ko nga, 6. Ikukulit ko siya sa 6 na piraso. Pipila-pila ko dyan sa isang shelves. Dito sa, ako na yan. Ipipila ko rito kasi inaayos pa. Hindi ka naman nauumay, sir. Hindi ka nauumay. 6, tapos pare-pare. Hindi ka nauumay yun. Kahit 10 nga, gustong-gusto ko nga eh. Oo, oh, kung kailangan 10. Nasampung mo talaga ito dito eh. Ibig sabihin, sa mga collectors nga ng Voltage 5 eh, di ba? Makita mo yung mga nagko-collection ng DX na Voltage 5. Meron akong kakilala na nagko-collection yan. Nako, puro bakal. Dami. Hindi na siguro mga 10 piraso yun na DX na Voltage 5. Ang gaganda, sariwan-sariwa pa.
na-display lang. Mm-hmm. Parang naging ganyo ako. Sit mo sila, Voltage 5. Ako, Mas Rider Black, puro ganyan, tsura. Question, sir. Pero question, sir, syempre, you have described the car, sir. So far, kung papipiliin kita sa Tokusatsu era, sa pagdating sa Mask Rider or Kamen Rider, mamili ka ng isa, alin ang pinakapaborito mo na character from Showa at saka sa Heisei era? At bakit? Sa Showa, si, ano lang, wala. Halos si, ano lang, siguro, si, sa Showa, si, ano lang, si RX lang, saka si, ano, ano pangalan nitong isa na ito, si Ichigo. Ha, so, si dalawa Ichigo. Yung nagustuhan, dalawa yung nagustuhan mo sa Showa? O kasi very natural lang yung power nila eh. Hindi sila masyadong gumagamit ng mga computerized na power. Hindi katulad hindi sila na masyado OA, na, kumbaga. Oo, kasi so iba, yung mga lumalabas ngayon, masyadong ano na, high-tech na sila. Computer na. Computer na yung ano nila, marami na silang weapon, mga ganun, marami na. So parang naging ano na sila, parang naging adventure na dating. Mm-hmm. Para mga ganun na yung mga Carmen Calda kininin, mga na lumalabas. Hindi na very natural yung power nila na suntok, sipa lang, ano, okay na, patay na yung kalaban. So, yun lang naman Heisei, talaga yung ano eh. Sa Heisei, sir, sino naman ang paborito mo? Si Decade, siguro, si Decade. Bakit si Decade, sir? Ah, kasi ano, tingin ko, malakas siya eh, kasi pagka gumagamit na siya ng mga barahan niya, yung mga cards niya, na ano niya yung mga power ng mga kasama niya, na parang na ano niya, na kukuha niya yung mga power, dumadami yung ano niya. Yung parang madaya. Character. Madaya. Oo, madaya. Ibig sabihin, ganun eh, papatayin mo yung kalaban mo eh, di kumuha ka na ng gusto mo, di ba? Parang ganun siya eh, very practical yung dating niya. Di ba, ganun lang naman yun, di ba? Pag hindi mo na kaya, wala friend. Di ba? Ganun, parang ganun lang. Ayan. Para si maliba kay Decade, pero maliba kay Decade, sino pa yung isa? Since na dalawa yung nakuha mo sa show. Si W, paborito mo rin ba? W, oo, yun. Si W, isa sa mga paborito ko yan. Kasi yung ano niya, yung nga yun, yung series na napanood ko, pinatay niya si, hindi naman niya pinatay, halos ano eh. Actually, napalit ko lang sa YouTube. Nagulpi niya siya, no? Si Shadow Moon, di ba? Sabihin, si Shadow Moon, pero napaka-astig na nun, di ba? Tapos, si Carmen Rider W, parang hindi siya hirap na hirap. Si Mas Rider Black, hirap na hirap eh. Di ba? Ang daming kaarte yan ni Mas Rider Black, hindi niya matapos-tapos. Eh, samantalang, paluin mo lang pala ng baston niya, eh, talsik na. Si Kamen Rider Black mo, hirap na hirap na. Ikaw, hinampas mo lang pala ng ano yan. Napakadali lang. Natapos yun na kagad na walang kayo. yan yung sa movie, sir, di ba? Napadikit mo sa pader ng Shadow Moon. Oo, napadikit sa pader. Talagang nag-iba pa yung pinag, ano yun niya. Parang si Goku na tumalsik sa malaking pader na ano, basag. O, ganun, di ba? Eh tapos yun lang kapagod-pagod, gumaganon lang siya. Mas wala na, tapos na. O, gulpihin niyo na. Nagmotor ka tapos na. Tapos sinugod mo na mga showa, pinagsisipa. Yun. Yeah. Na, ayun lang, medyo may pagkayabang si ano si Carmen Rider W. Pero malakas din, malakas. Napakalakas niya, lalo na mga form niyang ginawa na yon. Maganda, malakas. Tsaka, motor niya, gustong-gusto ko ang angas. Yung motor niya na ano. Oo, ganda. Hard-boiled. Oo, kaya bumili rin ako ng motor noon para maano ko, makaroon sana ako ng collection ng motor na yun. Actually, meron ako rito ano eh, yung isang ano pa. Ito. Ito yung nasa Reborgari. Pero ito, nakuha ko to sa Japan Surplus lang. Yan yung hard boulder niya yung motor. Oo. Ang ganda, no? Ayan, no? Bala ko ang gawin to sa ano eh, sa Honda Wave ko. Buhay ka pa niyan. Tambucho nito. Oh, grabe tambucho nito eh, no? No? Dami.
Ang lupit na makina siguro nito, no? Pero tingin sir, ano yung ginamit nila motor dyan, Kawasaki? As, halos karamihan ginagamit nila rito sa mga motor, Suzuki. Suzuki talaga, no? Oo, Suzuki. Suzuki yung mga motor nila halos eh. Pagka mm-hmm. makikita mo naman pagka nag-e-ending yung mga ginagamit nila. Mm-hmm. May mga advertisement. Sponsor na lang yun, Suzuki. Suzuki. Okay. So, Sir Adwin, after that, syempre, nahilig ka sa Kamen Rider. And after Kamen Rider, ano pa yung sumunod na collection sa talagang naging bahagi ng buhay mo as a collector? Ano yung sumunod mo naging collector? Yung ano, kasi naangasan din ako kay Iron Man. Mm-hmm. Iron Man din, naangasan din ako sa mga, ano nila, sa mga Mark. Mga Mark, marami kasing Iron Man, di ba? Mga lumalabas sila. Kaya kada episode, naglalabas sila ng Mark na ginagamit nila sa Iron Man. Marami silang suit na ginagamit na ano, kasi nag-upgrade si Iron Man. Mayaman kasi yun, billionaire siya eh, di ba? Kaya gumagawa siya ng gumagawa ng ano niya, ng sarili niyang ano, sa armor para patibayin. Ibig sabihin, kaya nagmamark na ganun, pinapatibay niya masyado yung ano niya, yung armor niya para ano, dadagdag siya ng ano, ng mga weapons kada Mark. Maraming character yung Mark eh. Sabi, Mark 1, ano lang siya. Very local lang. Hanggang sa dumagdag. Yun, yung Mark na, yung mga Iron Man ang sumunod sa akin, ito, tukulad dito. Ito. Ayan. Actually, yan yung gawa ni Hasbro yan eh. Gawa ni Hasbro yan, tama? Oo, ito, tumutunog ito eh. Ayan. Tapos ito, tumitira yan. Ito, tumitira to. Tinabi ko na yung mga weapon niya kasi lagi nawawala. Tinabi ko sa ano, naglalaro na ako. Matalsik kasi ito pag pinindot mo nasa likod. Iikot siyang itong bilog na to, umiikot tapos tumitira yan. Maganda siya. Yung Iron Man na to, gusto ko. Actually, dalawa yung ganito ko. Meron pa itong ano eh. Yung kulay blue. Blue naman, parang bandera ng Amerika. So, nung nabili mo parang, siya, sir, nakasale. Nakasale na siya nung binili mo. Ah, statue na lang 'to, nabili ko 'to lang ganito na eh. Wala siyang base, second hand ko lang siya nabili. Okay. Ah, second hand lang sa ano, sa collectibles item dito sa Antipolo. Nadaanan ko lang 'to, pauwi na ako, nadaanan ko. Ayun man din ah. Nilapitan ko kagad. Okay yan, ah. Gandang-ganda ako, tapos ang bigat nito. Halos ano rin, no? Nasa 1 kilo rin, bigat. Yung kasabihan sir na ay may sumabit. Uwi na ako, may sumabit pa. Ayun, tapos, hanggang na gustuhan ko ng gustuhan. Ayun. Ito, nabili ko sa Divisoria. Yan, Iron Man, ano, the battery. Sa Divisoria ko lang ito na, pero binil to. Binil siya. Tapos, the battery. Ayan, oh. Kasalita rin to eh. Nabili ko lang siya sa Divisoria ng 50 pesos lang. Oo. Nasira lang yung ano nito. Meron tong box eh. Pero nasira lang. Box pero bago pa yung loob. Binigay sa akin ng tindera ng 50 pesos. Kinuha ko na. Oo, kahit pero okay na, yung design ha? For a palengke toys. Oo. Handa pa rin. Parang bootleg siya pero ano. Made in China. Nakalagay. Made in China. Tapos, nabigat siya kaya nagustuhan ko rin. Dagdag collection lang sa ano. Sa Iron Man to. And siya nga pala, sir, before you proceed, eh, shoutouts nga pala kay Sir Vic Borja, Kador ni Gara. Yan, nanonood po siya. Ako, idol ko rin yan, na Mas Rider Collector yan. Daming collection yan. Kaya, sir, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Vic, sa pagpapanood sa Usapang Hobby and I hope ma-enjoy niyo po yung mga pag-uusapan natin dito sa ating podcast. Hi, Vic, shoutout, ha. tapos ito pa yung ano yung Hulkbuster. Yung battery operated din na Hulkbuster na Hasbro. Battery operated din to na Hulkbuster. Ito nabili ko sa Makati, pinuntahan ko pa to sa Makati. Ayan. Binenta ng isa kong masugid na kaibigan. Hindi niya binigay sa iba. Nakalagay pa rin yung battery. Ha? Nakalagay pa rin po yung battery, sir. Tinanggal ko. Di battery ito, nagsasalita rin ito. Nagsasalita rin. Dalawang klase kasi yan, Sir Edwin, eh.
isang di battery, isang di bukas. Kasi yung di bukas, pwede mo lagay yung Titan Heroes. Tapos merong Iron Man sa loob. Opo. Ito hindi to ganun. Hindi siya bumubukas. Battery operated lang siya. Tapos yung alam mo to, gimmick nito, sumusuntok-suntok lang yan. Mga pambata talaga, no? Ayan, ganun lang ang gimmick niya. Tapos yung, yun, nagsasalita, pag pinindot mo tong ano na to, blue na to, yan, nagsasalita siya. So, wala na yung battery, tinanggal ko. Kasi nagmumoy sa loob, pagka hindi mo ginagamit, masisira. Tapos, yun, to helmet. helmet kaya yung ano ko, suot ko, Iron Man eh. Isa sa mga paborito ko to yan. Ang ganda to, nabili ko lang to sa isang nagbenta rito sa lugar namin. Di battery rin to na iilaw yung ano niyan eh. Dito pag pinepress. Binenta lang sa akin ng 100 pesos. Binili ko na. Mura na. Oh, mura. Kasi ano to sa Shopee, 1,000 to eh. 1,000 sa Shopee. Kaya binili ko na ng 100. Tapos ito, repainted ko na tong ano na to. Gold. Sa bagay kasi sir, di ba mala, pa yung pinaka-original niya, di ba parang mala-orange? Hindi siya yung mala-gold. Oo, tama ka, tama ka. Parang ganun siya. Ito, ni-restore ko na to ng gold. Yan. Pero tong pula, hindi ko pa siya pinipinturahan. Wala pa akong time. Ito lang munang muka. Ito lang muna yun ano. Pag may time na ako, sir, baka ako sa pip. Baka pati, repulsor, baka mapamukha mo pang realistic, ha? something na gas yung parang tinira, winasak siya, parang gano'n. Nag-iisip pa ako ng ano, gagawin kong dagdag na ano siya sa kanya, itsura, para gumanda pa. So after Iron Man, sumunod na yung mga other mechas like Voltes 5 and Deimos, am I right? Oo, actually yun, mas nauna siya, yung Voltes 5. Na koleksyon ko. Bago na yung Iron Man na yan. So, Voltes 5 na yun, sir? So, nung time na yun, sir, nung nakita mo ng in person sa first you see the Voltes 5 figure, how was the feeling or reaction? Siyempre, lahat tayo isa idol natin si Voltes 5 since naging bahagi ng kabataan ng 80s and 90s. So, nung nakita mo yung laruan niya at first time, how was the feeling at that time? Oh, para ka nasa langit. Para ako nasa langit no, nung unang-una kong nakita yung itsura ng Voltes 5. Actually, ako gumagawa ako ng Voltes 5, pero wala pa rin akong Voltes 5. Ang ganun. Ngayon, nung nagkaroon ako, ganito pala itsura ng Voltes 5. Ganito pala feeling ng may Voltes 5 ka ng hawak. Parang ganun. Ano sir, yung Voltes 5 mo parang sabi mo nga according to my research na may mga ginagawa ka rin sarili yan, may ginagawa ka sarili mong obra. So before action figure, mini action figure is dumating sa buhay mo. Kumbaga, you made a Voltes 5 out of your own creation. Kumbaga, nandun na rin yung parang out of obsession na magkaroon ka ng sarili mong Voltes 5, am I right? Oo, ganun. Very happy ako nung dumating unang-unang dumating yung partial na galing sa Bataan sa isa kong kaibigang babae na ginawan ko siya ng pilot na Voltes 5 na chibi yung mga project ko yung mga ganito yung pilot ginawa kong pilot Voltes 5 yung mga ganito kong ano ngayon sabi niya sa akin gawa mo ako ng pilot bibigyan kita ng Voltes 5 palit tayo sabi niya sa akin. So sige, ginawa ko siya ng pilot na ganito rin, na Voltes 5. Now, which is makikita then, nila rin sa Facebook mo, sir, di ba? Oo, magaganda yun. Magandang klase yun. Detail talaga yun. Yung mga pilot na ginagawa ko. Na as in talagang 5. Sila Steve, sila Big Bird, sila Little John, sila Jamie. Ginawa niyo ko talaga. Nila rito, sa ganito. Makikita nila yun sa may Facebook ko. Alam ng mga kaibigan ko yan. Marami na sa akin kumuha yan. Hindi lang siguro 50 piraso na set ang ginawa kong ganun. Dami na. Dami na sa akin yung order niya. Dami na. Ayun, ginawa ko siya ng ganun. Tapos, yun. Pinadala niya ako ng Voltes 5 galing sa Bataan.
pinadala rito. Pero yung kausap ko, nagtatrabaho yun sa Thailand. Nasa Thailand siya. Pero yung Voltes 5. So yung Voltes 5 na yun, sir. Yung Voltes 5 na yun, yan na yung mini action. Oh, yung mini action. Ayun yung dumating unang-unang Voltes 5 ko, mini. Tuwan-tuwa ako nun. Wow! Voltes 5 na ako! Parang ganun. E di, pero, sir, nakuha ko. Pero sir, nung time na wala pa yung mini action mo na yan, nasabi mo nga, you're making a Voltes 5 of your own. Nasa'yo ba yun, sir? Yung talagang sarili mong obra na Voltes 5? Wala na. Nabenta ko na yung una kong ginawang Voltes 5. Nando doon na kay Noel. Kay Noel. Alam po yung ano na. Basta Noel yung unang-unang bumili sa akin na taga Quezon City. Tapos yung isa, si Milo Pascual, yung pangalawang Voltes 5 na ginawa ko. Eh, yung unang-una ko nandito pa. Kaso natambakan eh. Nasa ilalim. Yung unang-unang gawang obra na Voltes 5. Na bolt out pero hindi pa masyadong upgraded yung pagkakagawa ko noon dahil sarili ko lang idea na ano, wala pa akong screenshot noon. Basta sarili ko lang, hindi pa siya detailed masyado sa articulated. Pero yung mukha, Voltes 5 na talaga yung mukha niya. Pero sir, lang, yung tanong ko lang. Sabi mo nga sir, 'di ba, at that time, wala ka pang sarili mong Voltes 5. So, sa tingin mo ba yung sa sarili mo na do you think na nakatulong 'yun na dahil na sa sobrang obsession mo na magkaroon ng Voltes 5, it harnessed your skills na magkaroon ng Voltes 5 by the use of your own skills. So, nakatulong ba 'yun? Yung pagkakaroon ng nakatulong. Oo, nakatulong din, oh, nakatulong. Isa pa, nagkaroon ako ng maraming idea para makuha ko yung mga join kung saan nanggagaling yung pagtiklop, saan nanggagaling yung ganito, ganun. Kaya yun, kaya very happy ako nung nagkaroon na ako ng Voltes 5 na sarili ko. Hanggang sa dumami ng dumami, yung Voltes 5 ko, may mga nagbibigay pa nga sa akin eh. Halos yung iba, nagbibigay lang sa akin. O, ganun. Ganun sila ka, ano, lalo na yung mga legit kong kaibigan. Yan. Pagka may, ano, nagbibigay. And also, sir, according to my research, nakikita ko rin, sir, na marami ka na talaga nagawa nga works, eh, especially may sariling obrang mga robots like Voltes 5. So, sir, what was your inspiration behind that? Why are you making those kind of works like Voltes 5? Sino yung naging reason behind it? Unang-una, yung ate ko rin. Kasi, bukod doon, kasi yung kinikita ko sa paggawa ko noon, tinutulong ko sa pagpapagamot niya. Kasi nagkaroon ng breast cancer yung ate ko. Yung mga ginagawa kong mga Voltes 5, pagka may mga nagbayad na sa akin, ipinapadala ko para may panggamot siya, pang chemotherapy niya, pang pamasahe sa, ano, pang gasto sa mga ospital, gano'n. Kasi kung nagpandemic, yan ang naging ano ko rin, problema ko rin sa kanya, pagkikimo niya. Kaya nag-ano ako, naggagawa ako ng sipag ako para makagawa, makatapos ng mga Voltes 5, mga ganon, mga Voltron, para ma-supplyan ko yung mga pangangailangan ng ate ko. Inspirasyon ko rin doon yung ate ko. So, alam ng mga... So syempre ang mahirap din para sa atin syempre pag may mga ganung bagay. Pero for me naman maganda naman 'yung napuntahan. Kasi 'di ba may mga iba kasi talaga na may mga kanya-kanya silang agenda like this one. Pero for me ngayon ko lang nalaman po 'yan sir na you're making this one just to help someone like for example our family and or 'yung mga loved ones natin. So I salute you for that sir. And sir behind that syempre upon improving your skills. Siyempre, na which is nakatulong naman sa family mo. Nakita mo rin sir, siyempre yung from scratch eh. Na talagang you're improving some things in your Voltes 5 to make your works better. So sir, what was your other inspiration? Paano mo siya na-improve? Kasi siyempre sir, may panggagalingan kang source on how did you improve that or may mga tao sa paligid mo na tumulong sa iyo out the way para mas gumaling pa yung skills. Unang nag-ano sa akin yan, si Michael Knight, kung kilala mo si Michael Knight, isa ko rin siyang mapigil na kaibigan sa Mask Rider Group. Yun. May pinakita sa akin siyang chibi na
ganito. Ganito lang ang pinakita niya sa akin. Ganito. Doon lang ako nagsimula. Nung pinakita niya sa akin yung isang Mask Rider Black na ganito, na sabi ko, maganda yan ah. Kayang-kaya kong gawin yan na mas maganda pa dyan sa pinapakita mo sa akin. Hindi niya alam na nagdo-drawing ako. Hindi niya si Michael. Hindi niya alam. And yun, sige, after two days, papakita ko sa'yo, gagawa ko niyan. Eh, meron akong ganitong blanco, kaya tatlong piraso. Gumawa ako. Then, nung natapos ko na, pinakita ko sa kanya, nagandahan siya. Sabi ko, mas maganda pa yan sa pinakita mo sa akin, ha. Sabi ko, oo, sabi ko sa'yo, gagandahan ko pa dyan, eh. O, di yun. Di, pinost ko sa isang group ng, ano, toys. Then, ang daming kumuha. Ang daming nagmamind sa gawa ko. Sabi ko, ganda niya na. Mind ko na yan. Kasi binibenta ko lang ng 300. Yan. Sa Cyberhill, kung kilala mo Cyberhill Sinyo. Siya yung solid collector din yan, si Cyberhill. Oh, Cyberhill. Ayan. Siya yung kauna-unahang bumili sa akin ng chibi na yan. Kaya, kaya yung unang-una kong gawa na Cyberhill. Yung ganito. Kaya shoutout kay Server Hell, and I hope nanonood siya. And narinig niya yung sinabi niyo kay Server Hell. Yan, nasundan pa yan ng Bioman. Nagpagawa rin sa akin ng Bioman yan. Tapos, nagpagawa uli siya ng Bioman uli. Hindi siya nagsasawa eh. Ginawa ko uli. Pero so far, sir, sa lahat ng mga naging... Pero so far, sir, sa lahat ng mga naging works mo, ano yung pinakamahirap mo na nagawang commission work sa lahat ng mga ginawa mong toys? Ah, pinakamatagal at mahirap, yung Voltage 5 na Sintra. Yung mahirap. So, what was your Sintra behind that Sintra na Voltage 5? Kasi ano eh, magliliha ka, sa prepare pa lang, matagal na. Tapos yung pagsusukat ng mga sulok, kailangan, ano siya, naka-eskwala. May eskwala ka dapat na maliit. Kasi yung mga, kunyari, yung kamay. Square yan eh, kay Voltage 5. Then, kailangan, yung sukat nun maganda. Tapos yung pinaka-sulok niya, nililiha yun. Para hindi masyadong kantuhan yung pinaka-gitna ng ano niya. Gilid ng braso niya. At liliha yun para hindi siya kantuhan. Tapos, maselan pa doon, pagka yung Sintra kasi na diin yung kuko mo, gumabakat. Nabakat siya. Kaso maselan siya? Maselan yung Sintra? Oo, kaya kailangan, pag hawak mo ng Sintra, wag yung paganyan. Paganto dapat. Ito dapat ang dumidiin, hindi yung kuko. Kasi pag ito, gumanon sa may ano mo, sumabit yung kuko mo, magbabakat yan pagka malambot yung Sintra ang ginagamit mo. Ngayon, pagka nag-paint ka, in-sprayan mo na siya, makikita mo na yung kuko mo, naka-ano ron. Nakabakat. Kaya dapat hindi ganun. Pagkanto pero kung sa ano mo, sa paggawa mo ng Voltes 5, sino yung mga taong naging bahagi ng buhay mo on improving your skills on making that Voltes 5? Ah, si ano, ang naging inspirasyon ko dyan sa paggawa ng ano, si Arvin Angeles. Yan. Ah, sila si Arvin Angeles. Paano naging parte ng buhay mo si Mr. Arvin Angeles? So, where was that scenario? Yung mga upload niya sa YouTube na paggawa ng Voltage 5, pinapanood ko yun. Then, I screenshot the movie I watched. Inaano ko siya. Screenshot ko. Tapos, para makuha ko yung details ng ano, pinaalam ko kay Marvin, kay Arvin Angeles na, Sir Arvin, gusto kong gumawa ng Voltage 5 na tulad ng ginagawa mo. O sige, ano bang materialis mo dyan na ginagamit? Sintra. Yun. Kaya napagawa rin ako, na-challenge ako sa mga ano niya, sa mga gawa niya. Ayun, nakagawa ako ng sarili kong Voltage 5 na para sarili ko lang dapat talaga. Pero nung pinost ko, may bumili. May gustong bumili. Eh, tao lang ako. Nasilaw ako sa pera. At saka sir, di ba ang maganda kay Sir Arvin Angeles, hindi siya naging selfish on na sharing his knowledge.
for the next few months. Sobrang bait yan. Taka, kilala mo si Arvin Anginis pag nakita mo sa personal niya, napakainhin yan. Hmm. Saka napaka-humble niya. Oo, napaka-bait niya. Humble, mainhin. Ganun siya magsalita siya, ganun. Kaya, hindi mo siya pwedeng bastusin. Kasi, very professional siya. Saka alam mo yun, sir, ang naging value na natutunan natin sa kanya, dahil din for the likes of you din, na kahit alam mong marami ka na, kahit alam mo may napatunayan, you don't have to brag things na kaya ko to, na kaya ko yan. Di ba? Kumbaga, let the works do the talking. Tama. Tsaka sir, syempre, question na rin. So, let's talk about din regarding syempre about syempre sa mga sa milestone ng pagko-collecta mo. So sa pagko-collection mo, how was your experience regarding naman through bad experiences? Have you experienced any bad experiences in your works, especially sa mga clients mo? O so far wala pa naman? Ah, meron. Meron akong bad experience din. Nung time na nakagawa ko ng isang burr bricks. And then kasi sabi niya sa akin, i-deliver ko daw sa kanya sa Alabang. Imaginin mo yung Alabang sa Tanay, Rizal. Layo no. Layo. Nasa, kung magmumotor ka, nasa 4 hours ang biyahe. Pagka single motor ang gagamitin mo. Dito sa amin kasi talaga, sir. Oo, kasi ano eh, kailangan ma-deliver ko sa kanya. Kasi nandito lang sa bahay, tapos na yung item. Kaso sa kanya, tinatanong ko siya kung may sasakyan siya. Meron daw, pero hindi siya makapunta. Pero tanong ko lang, sir, bakit hindi na lang po kayo gumamit ng delivery? Like, or busy, or... Alin? Ba't hindi na lang po kayo ano? Gumamit ng mga... Ba't hindi na lang po kayo nag-courier, like LBC or other courier at that time? Ah, hindi pwede eh. Baka mga disgrasya. Kasi may mga something akong nakalagay doon, naka-indicate sa ginawa kong Voltage 5 bear bridge. Yung likod. Yan yung iniingatan ko, yung likod. Saka yung ano, yung nakakabit. Pwede ko ba ipakita sa'yo? Yes po, pwede po. Sure. Yan, so ipapakita niya isa sa mga obra niya, guys. So, let's see. The one that is pertaining to is the burr brick. So, pinakita niya kasi kanina. So, let's see. Ito yung naka-ano sa likod. Ginawa ko. Ito, Sintra to eh. Sintra board. Then, ito, nilalagay kasi to sa likod ni Voltage 5. Sa burr bricks po yan, sir, no? Ito yung sa burr bricks. Ayan. Ayan. Ate, kailangan kukunin ko lang yung body. Kanina sir, na pinakita niya kasi yung burr bricks sa mga hindi naabutan yung video na to. Yun yung para siyang teddy, para siyang bear na mayroon siyang ginawang design na may Voltage 5. So yan yung itsura. Ito. Ito yung iniingatan ko sa pagkababiyahe ako ng malalayo tulad ng dinisipiran ko dyan sa Alabang. Dinala ko to. Although naka-bubble wrap na siya, lahat ng pag-iingat ginawa ko na, pero na-disgrasya pa rin. Kasi naka-ano ko eh, single mo. So, ganun siya talaga kasailan? Ganun talaga siya kasailan? Ito. Diba? Ito yung katawan ng Bear Bricks 1000. Yan. Ito yung likod. Yan. Tinanggal ko lang ito. Hindi ko pa ito pinapermanent tong dilaw na ito. Yan. Naka-tape lang yan. Yan. Nilagyan ko lang. Marami ano. Then, ito kasi, ilalagay ko yan dito. Ganyan siya. Tapos, ito, nakapasok din dito. Yan. Ayan na yun. Ayan yung likod ng bear. Diba ang ganda? Pagka, ano. Ayan siya. O, pag biniyahin mo to sa motor na nakaganin to, masisira, di ba? Tag-tag eh. Oh. Yan siya. Kaya yan yung iniingatan ko, yung parts na to. Although maingat na ako, pero na-disgrasya pa rin. Pero ito, biniyahe ko to, na hindi nakakabit yon sa likod. Matanggal, natatanggal kasi yan eh. Biniyahe ko siya ng ano. So, pero yung ano kasi may... Yung... Ano, nagkaroon ng ano, yung... Kasi biniyahe ko siya tanghali.
Mm-hmm. Siyempre yung init ng panahon, yung bubble wrap dito, saka yung init, parang nag-ano siya, nagkaroon ng mark doon sa may top coating nito kasi pag nainit, mainit yung panahon at may dinikit ka dito, pagka magmamarka. Oo. Pag tinanggal mo, parang minsan dumidikit. Mm-hmm. Dumidikit yung ano, yung ay, nagmamarka, nagkakaroon ng iwan na marka. Pero yung pag tinapot mo uli, mawawala yon. Mm-hmm. Yung repair niya, ganun lang. Kailangan itapot mo siya uli para mawala yung mark. Kasi parang yung mga salamin, nagkakaroon siya ng acid rain. Parang ganun. Mm-hmm. Sa mga salamin, nagkaroon ng acid rain. So, kumbaga, sir, nung time na may na-experience yung client mo like that, you managed to restore naman kung ano yung naging problema. Oo, ang bala ko ron, ibalikan ko nga siya. Babalikan ko yon para ma-yan ako siya, ma-repair ko uli yung item niya. Kaso, natambakan na ako ng ibang trabaho. Sabihin, and also, pandemic. And also, pandemic din, sir, di ba? Ganun ang gagawin ko sa kanya. So, yun yung, ano, yung mga ano sa akin na experience ko na ano na hassle na trabaho ko. And also dahil din sa pandemic, Sir Edwin, and also dahil din sa pandemic, sir, di ba, naapektuhan din, di ba, yung na na-schedule na namin, na-set na namin, biglang nag-pandemic na, patay. Hindi ako nakapunta. Kaya bala ko nga ulit balikan after ng pandemic. Kaso to, tinambakan na ako ng maraming trabaho. Natambak na. Kaya someday sana mabalikan ko kasi gusto ko rin maging happy siya sa ano sa inano niya sa akin. Kasi mabait 'yon yung tao na 'yon kaya gusto kong balikan. Nagaanap saka sir, di ba, Sir Edwin, importante ang credibility or yung tiwala ng kliyente. Yes, yung tiwala, ayun, ayun yung iniingatan ko rin. Iniingatan ko rin pala ng mga kaibigan ko, matagal ko na rin siyang kaibigan, kaya ayokong masira sa kanya dahil lang sa laruan. Na napakasimple gawin kung, ayun nga lang, nagiging ano namin, nagiging hadlang namin, yung layo namin sa isa't isa. Mm-hmm. Kasi ako, nasa bundok ako nakatira eh. Bundok tong lugar namin eh, sa Tanay Rizal. Mm-hmm. Kaya layo. Kaya pupunta nga ako ng bayan, nabuti pa akong 30 minutes, bayan pa lang yun. Kaya pagka bumabiyahe ako, gusto ko, isang biyahe yan lang, pag Metro Manila, gusto ko lahat, puntahan ko na. Para pag bumalik ako ng bundok uli, hindi naubos yung ano ko, yung panahon ko. Gusto ko pagka bumaba ako ng Maynila, lahat na pupuntahan ko, lahat na didiliberan ko, ganun. Pagka tsaka may bibili na ako. Tsaka nakikita ko kasi sa'yo, sir, na you're doing it talaga for passion. Hindi yung sinasabing may mapuntahan mo lang. Iba pa rin kasi yung pagpumunta ka tapos gusto mo yung ginagawa mo. May natutulungan ng iba. Tama. Tama ka. Tama ka dun. Yan. So, sir, syempre, nabanggit mo nga, you have many lineup for your works. Do you find it hard for you na i-manage lahat yun? Kasi syempre, sunod-sunod yan. Ah, oo. Mahirap eh. Mahirap na, ano, kasi ginagawa ko lang ngayon, actually, pagka may, ano, pinipila ko yung mga nagpapagawa sa akin. Meron nga actually akong listahan dito na ginagawa ko. Meron akong listahan na, ano, nagpapagawa sa akin. Nililista ko yun para, kunyari, natapos ko yung isang project. Okay na to. Sabi na yan, ito naman ako sa isa. Ganun ako settle ng project. Pero paano yun, sir? Halimbawa, meron ka bang naging client that are very, ano talaga, very hasty na sinasabi, kailan pa ba matatapos yan? Tagal pa ba yan? May gano'n ka ba na-experience sa client? Actually, wala. Wala. Kasi pag nagbigay ako sa kanila ng ano, ng time, ibig sabihin, ayoko yung nape-pressure ako sa mga trabaho. Kasi sinasabi ko na sa kanila, hindi naman sa wag silang ma-open. Gusto ko sa kanila, tinatapat ko na kagad sila eh. Sabi ko sa kanila, sir, magmamadali ka ba sa mga pinapagawa mo sa akin? Ay, hindi naman. Kasi kaya ako tinatanong yan. Marami kasing nakapila na ginagawa ko.
Kung okay lang sa'yo, na i-update na lang kita sa mga ginagawa ko. Pagka ano, tatawagan na lang kita kung sa'yo na, o ikaw, ito na yung ginagawa ko sa'yo na. Pero kung nagmamadali ka, huwag ka sa akin magpagawa. Eh, kasi ako marami akong ginagawa. Parang ganun, inaano ko sila. Yung binibigay ko na kagad sa kanila yung ano ko, yung mismong gagawin ko na schedule. Ayoko nung nai-schedule ako na, oh, January 14, kailangan tapos na yan, ha? Oh, ganito ito makukuha yan. Pero parang ganun. It's better to transparent, sir, kaysa pakasahin mo yung tao. Kumbaga yun yung sinasabi mo, di ba? Oo, yun. Ayoko silang pasahin sa pechang ganon. Ayoko ng ganon. Kasi minsan may time na ano eh, hindi mo maiwasan na may gagawin ka, may lakad ka. O, paano ako makakapagtrabaho? No? May lakad ako ng ganitong araw. O, di ba? Gusto ko kasi yung hawak ko yung oras ko. Tsaka minsan kasi, pagka nagpupuyat ako, pinabukasan masama pakiramdam ko. Hindi na ako nakakagawa. O, paano ko hahabulin yung time na yon na inaano mo? 'Di ba? Ayun yung time na ano na ayokong mangyari sa akin, yung nape-pressure. Mahirap kasi pag na-pressure yung artist, tatama rin na 'yan. Ganun saka yun. Lahat naman ng artist, 'di ba? Ganun naman usually ang agreement, 'di ba, na wag sila mamadali. Hindi mo dapat minamadali yung mga artist kasi moody yung artist eh. Depende 'yan eh. Depende sa ako, moody ako eh. May time na ayokong mag-drawing. May ganun akong time na minsan tamad-tamad akong mahawak ng brush, tamad akong mahawak ng lapis. Ganon, may ganon moody ang mga artist. Hindi lahat ng artist araw-araw gumagawa. Hindi yun ito. And syempre, ang mga artist like you, Sir Dwin, di ba, naghahanap yun ng inspiration to continue your works, di ba? Oo, ganon yun. Kasi mo, pag nakakita ka ng artist na araw-araw, walang ginawa, kundi mag-drawing lang na mag-drawing. May ganon. Pag nakakita ka ng gano'n, saludo ko sa kanya. Oo, napakasaludo ko sa kanya nun. Di ba, araw-araw, lang tawas, dalawang taon na, puro gano'n na. Pagkagising, upo na kaagad dun, drawing na kaagad. Walang gano'n. Kasi ako, nagagawa ko rito, nagbubukas ako ng tindahan. Nasahin ako, nagluluto ako ng ulam, prepare ako ng ano. Papakain ng alaga akong buwaya sa likod. Yung mga manok. Mga alaga yan, ng manok. Yan, so Sir Dwin, since na nabanggit mo na yung commission works and they know na marami ka talaga nagiging works and may mga na-prove ka na rin na may mga na-satisfy ka talagang clients and you're making your ways talaga para masatisfy mo yung mga kliyente mo and para yung trust mo na binigay talaga isa talagang solido. So, Sir Dwin, for the next question, let's dig deeper into our conversation. So, let's talk about Palengke Toys. Kasi syempre, di ba, tayong mga collector, lalo na sa mga panahon natin, sir, di ba, nakasanayan na kasi natin ng mga 80s and 90s na hindi, ano eh, we don't give a damn eh. Wala tayong pakialam sa brand eh, kung authentic man yan or Palengke Toys. Hindi natin tinitingnan yan eh. Pero sir, para sa'yo, ngayon kasi sa bagong generation na to, na may mga collectors talaga na minamaliit nila yung mga Palengke Toys na walang kwenta daw, na wala yung value, wala yung panama sa mga original. Para sa iyo, Sir Edwin, ano yung mga comments mo? Masasabi ko sa kanila, sa mga nagsasabi niyan, kung sakaling pumapasok sila sa isang group na puro pangmasa lang, huwag sila rin pumasok. Kasi mabubuli lang sila ron. Yung mga ganyan na ano, nagsasabi ng ganyan na Palengke Toys lang yan, ganun, bootleg, wala yan, mga walang kwentang laruan yan. Sa kanila, marami silang pera, di ba? Pero sa amin gaya natin, hindi naman sa ano, ako marami rin akong bootleg na laruan. Ang ano sa akin lang kasi, makita ko lang yung figures na maganda, proportion, nakikita ko yung gusto ko lang sa may paborito ko, nakikita ko lang sa bootleg na yon. Bakit pa ako bibili ng mahal? Eh, kamukha naman, di ba? Practical, i-display mo lang naman yan. Lalagay mo lang sa isang tabi, lalaroy mo lang ng konti, tapos. Ano ang pinagkaiba nun sa mamahalin? Para sa akin, wala. Walang pinagkaiba. Mahal lang yun sa'yo, pero
yung gusto kong makita sa isang laruan nandito sa mura. Dito na ako sa mura. 'Di ba? Tsaka Sir Edwin, 'di ba? Tsaka Sir Edwin, 'di ba, real talk, 'di ba? Especially sa mga ganung tao na nagki-criticize. Noong time naman na binili mo yung bootleg mo na laruan, wala naman sila naging ambag sa iyo, 'di ba? Ano na? 'Di ba, Sir, 'di ba yung mga, 'di ba, noong time na binili mo naman yung mga bootleg mo na laruan, yung mga nagki-criticize, hindi naman sila nag-ambag sa iyo, 'di ba? Kung real talk ang pag-uusapan. Oh, oh. Pera ginagamit nila eh. Oo. Oh. Pera ko naman eh. Diba? Anong pakialam mo sa anong pakialam nila sa binibili kong bootleg? O kung hindi naman nila pera 'yon, 'di ba? Bakit apektadong-apektado? May mga ganun talagang tao na apektadong-apektado. Maano ko lang 'yan, sobrang yabang noon, yung mga ganun. Mayabang 'yun yung mga ganun tao, kasi silang ano. Yung ba yung mga tinatawag nating sir na mga elitist or purist when it comes sa mga brand? Oo. Oh. Ano lang yun. Mm-hmm. Kasi akin, para sa akin, yung mga bootleg, okay lang yun. Kasi yun ang afford ko eh. Diba? Mm-hmm. Tsaka sir, we have to understand, Sir Edwin, diba, lalo na sa mga viewers, na hindi naman lahat ng tao is pare-pareho ang estado ng buhay. Diba? Yes, oo. Kasi yun nga eh. Oh, hindi pare-pareho yung estado ng buhay ng tao. Halimbawa, yung sinasabi ko na nakakabili mo ng mga branded, mayaman yun. Mayaman siya. Afford niya yung mga itong klaseng laruan na mamahalin. May napanood na sa ano eh, sa isang grupo na ano, minamaliit niya yung mga nangungoleksyon ng Funko Pop. Funko Pop? Mm-hmm. Ah, wala yan. Tira niya yung Funko Pop na ano, na isang koleksyon na isang ano, ito ba koleksyon niyo, Funko Pop? O ito, inisinisira niya. O. Walang kwenta yung Funko Pop niyo. Ito akin, o papakita niya yun. Ganda. Okay, sobrang yabang, binabash nga siya. Ikaw, medyo tao, sobrang yabang. Parang pero, ano, sir, hindi maganda. Pero sir, tanong ko sa iyo. Naniniwala ka ba sa kasabihan na sabay ng paglago ng sabay ng paglaki ng collection mo ang paglaki ng ulo mo? Naniniwala ka sa kasabihan? Oh, hindi. Hindi totoo 'yun. Hindi ako naniniwala doon. Mm-hmm. Hindi ako naniniwala sa kasabihan. Depende. Baka kasabihan niya ng maraming pera, yung maraming pera sa pagko-collection. Pero para sa'yo, anong meaning para sa'yo ng gano'n? Nakasabay ng laki ng collection mo ang paglaki ng ulo. Kung depende natin sa tao. Para sa akin, hindi naman masyado. Hindi ako apektado sa gano'n eh. Mm-hmm. Hindi ako apektado sa gano'n kasi hindi ko sila inaano. Hindi ko sila pinapakilala naman. Parang ganun. Hindi ko rin... Ayoko lang pakilala din ako. Parang ganun. Oo. Tsaka diba, kanya-kanya tayo ng hilig. Kung ayaw mo yung ginagawa ko, edi wag mong tignan yung ginagawa ko. Ganun lang kasi yun, diba? Ipakita mo lang yung mga koleksyon mo. Very nice. Okay sa akin yan. O, ganun. Ito ay akin, oh. Bumurahin lang. Parang ganun. Pero what's important kasi, Sir Edwin, in our lives, na kung importante ano yung meron tayo, di ba? Importante yung napapasaya ko yung sarili ko. Mm-hmm. Masaya ka sa koleksyon mo, masaya ako sa koleksyon ko. Di ba? Tsaka hindi ka naman nag-collecta para sa kanila. You collected for yourself. Diba? Tsaka yung, kunyari, koleksyon mo, Sailor Moon, huwag mo ko idamay dyan. Ayoko nyan eh. Diba? Sailor Moon ka eh. Eto ako, mas rider ako eh. Huwag mo ko idamay dyan. Sailor Moon, nice! Okay yan. Okay yan, di ba? O, ito akin, Mask Rider Black. Okay, di ba sa ito? Hindi, di ba? Eh, paano kung dumating sa punto nag-Mask Rider Black ka, tapos si Sailor Moon ka? Parang ganun, di ba? Isang, wala, bakla pala siya, pala, kaya pala Sailor Moon yung ano niya, koleksyon niya. Mm-hmm. Kaya, so, sir, syempre, moving forward to our next question. Syempre, napag-usapan na natin yung mga ganyan and also your work. So, speaking of works, nakita ko rin sa ano mo, sa Facebook mo, na meron kang sariling YouTube channel. And as far as I know, it was added recently. So, Sir Edwin, kailan ba namin makikita yung mga future videos ni Mr. Edwin De La Vega sa kanyang mga commission works para ma-inspire natin yung mga kapwa natin kababayan?
Oo, tama ka. Ginawa ko yung YouTube channel na yon para makagawa ko ng mga ibang videos na i-upload ko someday. Kaya nag-iipon pa ako ng ano, ano pa lang yun, bago pa lang yun, mga 2 months ago pa lang yata siya. Mm-hmm. Mga ganun. Ginawa ko yun para talaga makita ng mga tao yung mga works ko na ginagawa. Someday mm-hmm. sana makapag-ano ako, makagawa uli ako ng video na i-upload dun sa YouTube para ano, para makagawa uli ako ng mga another video pa na ano. Kasi sabi rin kasi sa akin ng mga ibang ano ko rin, ng mga ibang followers ko rin na noon time na nakita nila yung picture dun sa ating collage, they have been asking na ano ba yung YouTube channel niya? Ano ba yung mga works niya? Ano ba yung mga collections niya? Yeah, there are some of my followers in my page that are very very curious at gusto talaga nilang na makilala. Kaya they have decided then na pwede mo bang i-guest tong taong to. And shoutouts na rin pala kay Mr. Mark Evan Lumbang for making this possible. Na sabi nga niya na magaganda raw yung mga works mo. So noon time na nakita ko po yung Facebook mo, so I'm very happy na may mga ganito talagang collector that are very very passionate like you. Na talaga gumagawa ka talaga ng sarili mo talagang obra. So Sir Edwin, in the future ba maaasahan po ba namin yung mga maipapakita niyo pang videos in the future? Pero sa ngayon mahirap pa. Oh, makakaasa kayo na ma-uploads ko na mga bagong video pa. At isikapin ko pang makagawa ng ano ng mga videos na i-upload ko sa YouTube kasi ako talagang nakita mo naman yung cellphone ko, low-tech lang talaga ako, walang edit-edit ko. Kung ano yung binidyo ko, yun lang talaga yung ma-upload ko na ano, na videos. Wala akong edit-edit na ginagawa. Basta binidyo ko lang siya na ganyan. Ito yung mga ginagawa ko. Ito. Tapos na itong ano na ito. Voltage 5 na itong ginagawa ko. And then, i-ano ko na yun. I-upload ko na yun. Parang ganun ang ano ko system ko na paggawa ng mga mga video. So, Sir Edwin, syempre, since na nabanggit ko na YouTube, kasi tayo, may mga bago ng henerasyon na dumarating na mga collectors, especially sa mga mahilig mag-commission ng mga laruan. So, Sir Edwin, sa tagal mo sa industriya, ano mga maipapayo mo sa mga bagong henerasyon, lalo na sa papasok sa industriya na katulad ng ginagawa? Siyempre, katulad niyan, dapat gusto mo yung gustong-gusto mo yung laro ang iko-collect mo, di ba? Dapat ganun. Mm-hmm. Tapos una focus ka lang sa ano sa isang item na gustong-gusto mo. Mm-hmm. Para hindi magmukhang kare-kare yung mga collection mo. Ika nga, di ba? Mm-hmm. Kare-kare, halo-halong yan. Bahala na si Batman, parang ganyan. Mm-hmm. Ano lang yung mga dapat ganun. Meron kang talagang dapat nakafocus ka sa isang item para magandang tignan. Hindi halo-halo. Then para naman sa mga papasok sa pagko-commission, sir, ano yung mga maipapayo mo sa kanila? Lalo na sa bagong hindi. Sa mga papasok, kailangan dapat ano, yung siyempre, dapat may budget ka rin. Mm-hmm. Pinaglalaanan mo rin yung budget. Mm-hmm. Oo, hindi lang basta-basta bili. Bili ka ng bili. Meron kasi mga item na talagang ano pricey, sobrang mahal. Tapos wala ka ng pambili, halos sakto lang pera mo, binibili mo pa rin. Kaso, yun na, nagiging nagkakaroon ka na ng problema noon pag ganun. Dapat ano, dapat lalay ka lang sa pagbili. Minsan may mga ganun tao na bili lang ng bili, tapos pagdating, wala nang pera kinabukasan. Wala nang maisahing sa bahay. Kasi, di ba, dapat gano'n eh. Ano kaya, dapat alalay ka lang pagka medyo may collection kang rare na bibiliin. Dapat maging ano ka, maging patient ka sa pagbili. Dapat alalay. Mm-hmm. So, Sir Edwin, this is my last question na rin sa inyo. For those who are interested na gumawa, syempre nakita nila yung mga Voltes 5 mo and yung mga other mecha works mo, paano pa nila kayo makokontak in case na gusto nila magpagawa sa'yo?
Bisitahin nila yung ano ko, yung page ko. Makikita nila yung mga uploads na ginagawa ko doon. Mga commission works ko. Tapos sa i-message lang nila ako sa Messenger. Meron din akong cellphone number na ibibigay sa kanila. In case na mag-message sila sa akin sa Messenger, message nila ako. Meron din akong Viber para ma-updates nila kung ano yung gusto nilang ipagawa sa akin. Mm-hmm. Oh, hindi lang ako nagmo-mold yung mga molding. Wala akong gato. Mm-hmm. Pero ano lang ako, hunting lang. Saka lahat ng painting, kayang-kaya kong gawin. Wall painting, mm-hmm. hand painting, lahat. Mm-hmm. T-shirt. Yan. I-print na din ako ng t-shirt. Pero silk screen lang. Hindi yung computer. Mm-hmm. Silk screen. Mm-hmm. So, sir, before we end this podcast, so sino pa yung mga gusto mong i-shoutouts or ano pa yung mga gusto mong i-promote before we end this segment or podcast? Yun nga. Siyempre, shoutout to Toy Community sa ating lahat dyan sa Voltified Philippines, sa Let's Bolt In. Ayan, yung mga grupo ko na talagang tumulong sa akin yan, ng Let's Bolt In. Yan ang pinakamalaking na itulong sa akin nung nagkasakit ang ate ko hanggang sa namatay yung ate ko. Sila yung grupo na talagang hindi ako iniwan. Mm-hmm. Yung Let's Bolt In na ang admin dyan ay si Mark John Gordon. Napakalaking utang na load ko dyan. Tsaka kay Sir Kota, si Carlito Kotako. Mm-hmm. Isang mga tumutulong sa akin, si Gibo Magbuhos, yan ang mga number one na hindi sa akin nag-iwan mula nung nagkasakit yung ate ko. Tinutulungan nila ako, sila Redrick Ray, si Master Cyril, mga tumutulong sa akin yan, nasa balik ng karamdaman yung ate ko. Mm-hmm. Sila lang yung gustong-gusto kong i-shoutout na ano, talagang number one sa akin yan sa puso ko. Yan, mga kaibigan mm-hmm. ko yan. Hindi ako iniiwan yung mga yan. Mm-hmm. Yan. So, Sir Edwin, isang malaking karangalan na naging bahagi ka ng naging aking podcast sa Usapang Hobby. And I hope na itong ating mahabang napag-usapan is mag-serve as an inspiration or tips para sa ating mga fellow collectors, especially sa mga bagong henerasyon na papasok sa hobby. So again, Sir Edwin, maraming salamat po for being a part of my podcast. And I hope din po na this video will help into you para sa mga ibang mga tao na gustong magpagawa po sa inyong mga commission works like sa mga mechas, mga Voltes 5, and other figures like Tokusatsu. Salamat. Maraming salamat ulit, kaibigan. Opo. Yan, sir. So, isa na namang bagong kabanata ang natapos dito sa ating podcast. So, sa ating mga future updates and mga future reviews, don't forget to follow this page, Silverge Toys and Gantla Family, and also my YouTube channel, Verge Kevin Umali, para maging updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing toys or Gantla reviews. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. So, see you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Edwin. Maraming salamat. Thank you.